What's up, rollers? Welcome back to my YouTube channel. My name is Wes B for another episode of Wes TV. For today's episode, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng dishwashing liquid. So ayan, naturuan ko na kayo kung paano gumawa ng perfume, ng fabric conditioner, ng kandila at ng kung ano-ano pa. Ngayon naman, ay dishwashing liquid naman yung ating gagawin ngayon. And first time ko lang din gumawa ng dishwashing liquid. So bumili lang ako ng mga raw materials na kakailangan ko sa paggawa ng dishwashing liquid. And gaya na sinabi ko, first time ko lang din gagawa nito. So tignan natin kung magiging successful ba at kung madali lang ba talagang gumawa nito. Pero bago ang lahat guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please make sure to subscribe to my YouTube channel right now. Ayan. And don't forget to click that notification bell para lagi kayong maging updated every time na nagagawa ako ng mga bagong video tutorials like this. So yun na nga, syempre, ano bang advantage ng ikaw mismo yung gagawa ng dishwashing liquid? Diba? Kasi alam naman natin na essential din tong dishwashing liquid dahil syempre, araw-araw natin siyang ginagamit, hindi lang once a day, minsan more than thrice a day, di ba? Siyempre, pag kumakain tayo, after natin kumain, hugasan natin yan, di ba? So, essential talaga tong dishwashing liquid. And, hindi rin ganun kamura yung mga dishwashing liquid, especially yung mga nasa litro-litro, di ba? Kasi bumibili rin talaga kami ng dishwashing liquid, especially yung sa nanay ko kasi meron siyang canteen. So, talagang everyday gumagamit sila ng dishwashing liquid net, maya naghuhugas sila ng mga pinagkainan. So, naisip ko, bakit hindi na lang kami gumawa ng sarili naming dishwashing liquid? And hindi lang tayo makakatipid dito because at the same time, pwede rin natin siyang gawing business. So, sa video na to, gagawa tayo ng 15 liters ng dishwashing liquid. So, yung isang set na nabili ko sa paggawa ng dishwashing liquid ay good for 15 liters na. So, napakamura lang niya. Siguro nasa 300 plus lang. And 15 liters na yung magagawa natin. So, imagine kung gaano kadami yun. Isang timbang dishwashing liquid na yun. Yun na nga, huwag na nating patagalin. Ano-ano nga ba yung mga kakailanganin natin sa paggawa ng dishwashing liquid? Watch this! So now, let's start with our procedure. So ito na yung ating mga raw materials. Uunahin ko na yung S-less and kailangan natin siyang tunawin dito sa ating 13 liters of clean water. So pasensya na kayo kung medyo maduming tignan yung timba, pero nilinis ko naman po yan. So ayan, I think 1 kilogram itong S-less na inilagay natin. And ang sabi nila, ito daw yung pinakamahirap tunawin. So talagang magiging matrabaho siya. So ayan, haluin na natin hanggang sa matunaw yung ating S-less. So ayan, kung napapansin nyo, namuo siya na parang gel. Nagtanggal na ako ng gloves kasi medyo nangangalay ako pag may gloves. Eh nakangalay talaga siya guys. So tsaga-tsaga lang. And ayan, mamaya kapag tunaw na siya, tsaka natin i-add yung iba pang mga ingredients. So ayan, after ilang minuto, mga 30 minutes, ganyan, medyo natunaw na yung ating S-less. Kung nakita niyo yung ginawa ko kanina, dinurog-durog ko na siya. Kasi nagje-gel siya, nagpo-form siya ng gel at malaking gel. So
medyo mahirap siyang tunawin kaya dinurog-durog ko siya. And ayun, natunaw naman na agad. And ayun, ngayon tunaw na siya, isusunod ko na yung ating sidea. Ayan, hindi ko alam kung gaano karami tong sidea na to. Wala kasing nakalagay doon sa label niya kung ilang ml or ilang grams to. Basta inilagay ko lang lahat nung nasa package niya. Haluin lang natin ulit mabuti bago natin isunod yung labs. So ilagay na natin tong labs. Ayan. Ilahat natin and then ituloy natin yung paghahalo. So after nating haluin, make sure talagang tunaw lahat ng ingredients. So next naman natin yung ating EDTA, sodium benzoate, fragrance, tsaka yung antibac. So pinagsama-sama na nila sa isang bote, so medyo mahirap malaman kung tigi ilang ml ba sila. So ayan, ilagay na natin dito and haluin na natin ulit. Nag-add lang ako ng isang cup pa ng benzalkonium chloride just to be sure. Ayan, so ito na yung pinakang antibacterial din natin. And then, nahaluin ko lang ulit. So next naman ay yung food coloring. So color blue siya. Ayan, medyo namumuo pa siya. So water soluble naman tong colorant nila. Kaya mabilis lang siyang matutunaw sa tubig. And ituloy lang natin yung paghahalo hanggang sa matunaw yung colorant. So ayan. And kung napapansin nyo, medyo malabno pa siya. So isunod na muna natin yung industrial salt. So ang ginagawa nitong industrial salt, ito yung magpapabigat doon sa mixture para mas lumapot siya. So ayan. Kung napapansin nyo kanina, medyo malabno pa. Pero habang nilalagyan ko siya ng industrial salt, ayan, kumakapal na siya at bumibigat na siyang haluin. So medyo nahihirapan na akong haluin yung mixture natin dyan kasi nga mabigat na siya. So ibig sabihin lumalapot na talaga siya or nagtitiken na siya. So inilahat ko na yung industrial salt and patuloy lang tayo sa paghahalo. So ayan, isinasalin ko na siya sa mga galon. And wala kasi akong mga litrong bote, kaya sa galon ko siya isinalin. So ayan guys, ito yung mga nagawa ko. Nakagawa ko ng halos 4 na galon. May mga tumapon lang. Sobrang messy. Ang hirap niya talagang isalin. Wala kasi akong funnel. And kapag nag-funnel kasi ako, mas matagal yun dahil malagkit siya. So matagal siyang bumagsak. So gumamit na lang ako ng beaker. And ayun nga, halos 4 na galon yung nagawa ko. Siguro 4 na galon talaga yung magagawa ko, hindi lang natapon yung iba. So ayun, kung nakita nyo medyo may mga tapon-tapon dyan. And yun nga, sukatin na natin. And ayan, ang isang galon ay ito yung magiging tear natin. So back to zero na siya. And ang isang galon ay halos 3.7 kilograms. So, iba-iba siya, siguro. Ayan. Look at shit. Oh! Ito naman ay 3.6 kilograms. And ito ay 3.7 kilograms. This one is 3.4 kilograms. So, ayan yung mga nagawa ko. Ayan. And itong isang galon, nabibili ko siya for 150 pesos ang isang galon. Depende sa supplier nyo. Pero ito, dahil nakagawa ako ng 4 na galon, sulit na yung 300 pesos ko. So, ayan. Diba? So, sa 300 pesos, kung 150 mo siya ibibenta, 150, 150, 300, ito na yung tubo mo. Diba? So, itatry po natin kung mabula itong ginawa natin. And itong sponge na to, hugasan ko muna para ma-sure natin na wala talaga siyang bula. So ayan. Wala siyang bula. So basain natin. And lagyan natin ng konti nito. Ayan.
And then pabulain natin siya. Okay. So mabula siya and napakabango. Bubblegum nga pala yung fragrance na ginamit natin dito. So, naririnig nyo ba? Ayan. Diba? So, maganda siyang panghugas. And very matipid. Mabula na kasi sa konting patak lang. So, yun. And there you have it, guys. Nagawa nga ako ng halos 4 gallons ng dishwashing liquid. And yun, medyo napagod ako dahil talagang matrabaho siya. Unlike kapag perfume yung tinitimpla ko, talagang kaya-kaya. Isang minuto lang, 5 minutes lang, depende sa dami ng gagawin. Pero ito, sa 4 gallons na yan, nakakonsume ako ng more than an hour. Ayan, dahil sa Estless pa lang, yung unang-unang ingredient na tinunaw natin, talagang sobrang tagal, nakakangawit maghalo, ayan, talagang magkakamasel ka. So, ayun guys, sana marami na naman kayo natutunan sa video na to. And kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag niyo kalimutang i-like yung video na to, i-share to, at mag-comment lang kayo sa baba kung meron kayong mga tanong, violent reactions, at kung itatanong niyo kung saan ako nakabili ng mga raw materials sa paggawa ng dishwashing liquid. Marami niyo sa Shopee, mag-search lang kayo ng DIY dishwashing liquid kit. Ayan, marami nagbebenta sa Shopee, and may mga mas mura siguro, kasi yung nabilhan ko, nasa 300 plus siya. So, may mas mura pa. May nakita kasi ako parang nasa 200 plus lang. So, mas sulit yun. Kaya hindi ko na ililink yung kung saan man ako nakabili kasi marami naman doong sellers na nagbebenta ng mga dishwashing liquid kit. And yun, mabula naman, na-try ko na. Nakita nyo naman kanina sa video. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood nyo sa aking video. And don't forget to subscribe, to like, to leave your comments, and to share this video para mas marami pa tayong matulungan. Again, my name is Wesley, and I'll see you again next time on here on West TV. Bye!